Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa araw na ito ay maligaya nating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Itong araw na ito ay pagsasaya, pagbubunyi. Pinagbubunyi natin ang naging halimbawa ni San Jose bilang tagapangalaga ng banal na pamilya. Hilingin natin ang panalangin ni San Jose upang patuloy niyang pangalagaan ang buong simbahan, katulad ng pangangalaga niya sa mahal na Birhen at sa buong banal na pamilya. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang katuparan ng pangakong tagapagligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Mesiyas at Manunubos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan, magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kilalanin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral,
at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumika sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo." Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong mahal sa ang kanyang kabutihan. Mapalad ang tumataan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gawa, hindi salita. Ganito natin ilalarawan si San Jose. Hindi lang siguro nagkataon na walang naisulat na sinabi ni San Jose sa Ebanghelyo o sa Biblia. Kaya walang naisulat, walang naitala na sinabi ni Jose. Ang naitala lang sa Ebanghelyo ay mga ginawa ni Jose, ni San Jose. Kaya naman kilala siya bilang ginawa, hindi lang sinabi. Kaya yun ang pinakamagandang paglalarawan kay San Jose, na ginagawa niya kung ano ang utos ng Panginoon, hindi lang niya basta sinasabi. Sa kilos at sa gawa niya ipinakita yung kanyang katapatan sa Diyos. At kung meron tayong tao na maiisip, yung tao na gumagawa lang ng hindi ni nagsasabi yung utusan. Diba ganun ang utusan? Pag inutusan ng amo, ay walang sabi-sabi. Ang basta't gagawin niya yung iniutos sa kanya. Ganyan natin pwedeng isipin si San Jose. Siya ay parang utusan na nung inutusan siya ng amo niya, inutusan ng Panginoon, ay basta na lang tinupad yung utos. Siyempre, hindi napipilitan. Hindi yung labag sa kalooban. Bilang utusan ng Diyos, si San Jose, lalo na nung malaman niya na hindi naman pala siya pinagtaksilan ni Maria, kaya nung una gusto niyang lihim na hiwalayan ang mahal na birhen dahil iniisip niya pinagtaksilan siya. At pwedeng maiskandalo ang mahal na birhen kapag ka ibinulgar pa niya yung kalagayan ni Maria na nagdadalang tao. Kaya inisip niya, lihim na lang niya na hihiwalayan si Maria para hindi na maiskandalo ang mahal na birhen. Ganon ang pagiging matuwid ni San Jose. Bagamat akala niya ay ginawan siya ng hindi maganda ni Maria dahil nga nagdalang tao ito, ikakasal pa naman sila, imbis na gumanti, imbis na gumawa ng para masaktan din ang mahal na birhen, lihim na lang niya na hihiwalayan para hindi masadlak ang mahal na birhen sa kung anumang iskandalo. Kasi nga, pwedeng kaladkarin si Maria at patayin sa pamagitan ng pagbato. Ganon ang ginagawa sa mga nagtataksil, lalo na nagdalang tao. Pero nung malaman ni San Jose na ang lahat ay plano ng Diyos, sa panaginip, ipinakilala ng Diyos yung kanyang plano, kaya nung malaman niya na lahat ay plano ng ating Panginoon, para siyang isang utusan na tinupad yung pinapagawa sa kanya. Ang kanyang magiging papel, tagapangalaga. Tagapangalaga ng napakahalaga yung ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao. At siya ang magiging tagapangalaga ng ina ng manunubos at ng manunubos mismo. Kaya ganun siya bilang utusan. Yung mga utusan, pinagkakatiwalaan din ng mga amo nila ng mga mahahalagang bagay. Kapag kayong amo, buo yung tiwala sa utusan, pwede niyang ipagkatiwala malaking halaga ng pera o kung anumang ari-arian, kahit yung pamilya ipagkakatiwala niya
sa kanyang utusan para bantayan o pangalagaan, ganon si San Jose. Pinagkatiwalaan ng Diyos ng dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos bilang katuparan ng kanyang pangako na magsusugo siya ng tagapagligtas, na magsusugo siya ng isang Mesiyas. At si San Jose ay buong kalooban, buong puso na parang isang utusan na ang isang utusan ang buhay niya tuparin kung ano yung kalooban at gusto ng kanyang amo. Ganyan si San Jose. Ang tanging kaligayahan niya ay tuparin kung ano ang plano, kung ano ang kalooban, kung ano ang gusto ng Diyos. At lalo na isang malaking karangalan na siya ay pagkatiwalaan bilang tagapangalaga ng ina ng manunubos, ang mahal na Birheng Maria, at mismong ang manunubos, ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya ganyan si San Jose. Kaya maaring talagang sinadya na yung paglalarawan kay San Jose ay siya yung gumawa, kumilos, hindi lang basta nagsalita o nagsabi. Ipinakita niya ang katapatan niya sa Diyos sa pamagitan ng pagtupad ng kung ano ang inutos sa kanya. Kaya naman si San Jose ay idiniklara rin bilang tagapangalaga ng buong simbahan. Kaya pinakapatron ng simbahan si San Jose. Dahil ang simbahan ay katawan ni Kristo. Kung paanong siya'y naging tagapangalaga ni Jesus bilang manunubos, tayo na katawan ni Kristo bilang isang simbahan, ang tagapangalaga rin natin si San Jose. Kaya huwag tayong makakalimot na mamintuho kay San Jose. At tuwing magdadasal tayo, humiling tayo kay San Jose palagi ng gabay at pangangalaga. Kaya pinagkatiwala rin ng Diyos ang simbahan kay sa pangangalaga ni San Jose. Kaya itong araw na ito ay dakilang kapistahan. Bilang isang simbahan, nagpupuri tayo sa Diyos sa halimbawa ni San Jose. At tayo rin nawa tularan ang halimbawa ni San Jose. Maging mga utusan din tayo ng Diyos na gumagawa, hindi lang nagsasalita. Sana makilala rin tayo sa kilos, hindi lang yung mga salitang walang laman o yung mga pangakong napapako. Ipakita rin natin sa Diyos, ihandog din natin sa Kanya yung pagtupad natin ng pangako natin sa Kanya na susundin natin bawat utos ng Diyos. Tayo rin ay katiwala, katulad ni San Jose, na pinagkatiwalaan ng dakilang bagay. Yung mga ibinigay sa atin ng Diyos, buhay natin, pamilya natin, bokasyon natin, itong mundo na to pinagkatiwala sa atin, kaya maging tagapangalaga rin tayo ng lahat ng biyaya ng Diyos. Si San Jose ang ating modelo. Siya ang ating inspirasyon. Si San Jose ang tagapangalaga natin. Kaya kung paanong naging tagapangalaga si San Jose, tayo rin maging mga tagapangalaga ng misteryo ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Ipahayag natin ngayon ang pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama si San Jose na isang taong marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ating itugon, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo, sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ng kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama na may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal natin ang mga tao na ipinagkatiwala ng Diyos sa ilalim ng ating pangangalaga. Ipagdasal din natin ang mga humihiling ng ating dasal at ipanalangin natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Panginoon, katulad ni San Jose, maging mga utusan mo kami na mapagkakatiwalaan ng misteryo ng iyong pag-ibig at pagliligtas. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niya niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen at tagapangalaga ng banal na pamilya. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may ama na lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang alam mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.